Napanood ko rin po ito sa TikTok. Sabi nga ng mga netizens, ayan. Siguro kasi inakala na itong mga ulupong nidigong na hindi magsasalita yung mga taong may alam din tungkol sa kanilang pagkatao. Gusto ko na nilang ilabas ang baho ng nasa Malacanang at syempre ng First Lady, pero mukhang yung mga baho nila ang maglalabasan. Dahil isa lang kasi ang direksyon ng kanilang paninira, sabihin na natin. Yung bangag issue nga na yan. Ang daming nakalinya daw na sabihin na nating eyewitness na itong si Maharlika para nga patunayan na bangag ang ating presidente. Okay. Yan lang ba yan? Yan talaga ang problema niya? Ilang taon na ba ang nakakalipas dyan sa mga pangyayaring yan? Bago ba yan? Kahapon ba nag-or gumamit ng cocaine ang nasa Malacanang? Kasi parang ano ba, lumang tugtugin tong mga ito, ano ho? Ito yung sinasabi ko dati na katulad ng nangyari kay Atty. Lenny Robredo, ito pong mga diehard na ito ay walang ibang bukang bibig noon kundi lutang si Atty. Lenny Robredo. Epal. At kung